Hello everyone! Paalala ko lang po ulit sa mga di pa nakapag-follow, please follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Last time ay nagluto nga tayo ng lechon belly at shinare ko nga sa inyo yung recipe at nagmukbang na nga rin kami. At dahil nga sa laki at dami nito ay hindi nga namin ito naubos. At for today's vlog, gagawa nga tayo ng lechon sisig. At mula nga dito sa lechon belly na hindi namin naubos ay ginayat ko nga ito sa mas maliliit yung pang sisig talaga. Hindi nga ako sanay magtaga kaya kahit pang taga nga itong gamit kong kutsilyo ay pahiwa pa rin yung ginagawa ko. And ewan ko ba kung ako lang yung gento pero ang gusto ko talaga yung mga hinihiwa ko ay pare-pareho ng size. Kaya naman iniisa-isa ko pa talaga ito at ayan nga nangangawit na yung kamay ko. Sa laki ba naman ng kutsilyo na gamit ko? At pagkatapos nga ng kalahating oras ng paggagayat ko nga nito ay nagpainit na ako ng kawali at naglagay na nga rin ako ng butter. Pwedeng-pwede rin po pala kayo gumamit ng margarine kung ano yung gusto nyo at kung ano yung available sa bahay nyo. Tinunaw-tunaw ko nga lang itong butter at sinunod ko na nga itong bawang. Ginisa-gisa ko lang ito for 1 minute at sinunod ko na rin ilagay itong sibuyas. Feeling ko nga medyo na ma-master ko na yung paghihiwa ng sibuyas at hindi na nga ako naiyak ngayon. At isa nga sa magpapasarap nitong ating sisig ay ang paglalagay nga nitong Rino or liver spread. Bali, hindi ko pala ito nilahat at kalahating kan nga lang yung nilagay ko. First time ko lang din kasi matatry na maglagay nga ng ganito sa sisig at ayoko naman na masyadong maglasang parang atay ito. Kaya kinuntian ko muna para mamaya kung kulang pa nga ito sa liver spread ay pwede ko pandagdagan. At hinalo ko na rin pala itong ating ginayat na lechon belly. Hindi ko rin pala nilahat kalahati muna yung niluto ko para bukas na lang ulit yung kalahati. Pagkatapos ko nga itong halu-haluin ay naglagay naman ako nitong Maggi seasoning. At dahil wala nga kaming kalamansi dito sa bahay ay nag-squeeze na lang ako ng lemon. O diba, tansya-tansya na lang po to. Sorry na hindi ko na nga to sinukat. Habang patagal ng patagal ay mas pabango nga ito ng pabango. Talaga naman natatakam na nga ako. Hindi po lahat ay naglalagay ng mayonnaise sa sisig pero ako nga mahilig ako sa sisig na may mayonnaise. At alam nyo naman na every time po na nakain kami sa Filipino restaurant ay hindi pwedeng mawala ang pag-order namin ng sisig. Naglagay rin pala ako ng pamintang durog. Pati na rin konting asukal, wala lang, naisipan ko lang din lagyan. Ito po yung way ko na pagluluto ng sisig and pag may free time kayo ay i-comment nyo na nga rin kung paano yung recipe nyo nito para matry ko rin sa susunod. After ko nga ilagay lahat ng pampalasa ay para nga mas maging masarap pa ito ay nagbasag pa nga ako na isang itlog. Hininaan ko na rin pala yung apoy parang hindi ito masunog. Hindi ko alam kung tama pala yung term na apoy dahil wala namang apoy dito. Siguro basta hininaan ko na yung init nito, ganon. At meron pa palang mga natirang sibuyas kanina ay sayang naman kaya hinalo ko na nga rin. Pagkatapos ko nga magluto nito ay medyo busog-busog pa ako kaya inuna ko na nga muna maghugas ng pinggan. At tumatapos ko na nga mag-ayos dito sa kusina ay tinikman ko na nga ito at pinatikim ko na rin si tita. O diba kanina pa ako natapos magluto pero ngayon ko nga lang naalalan tikman. Pero in fairness, sobrang nagustuhan ko nga ito kaya napakanin na rin ako. Kung hindi nyo pa po natatry na maglagay nga ng liver spread sa pagluluto ng sisig ay itry nyo na. Hindi po ako nakain ng atay at hindi talaga ako mahilig dito pero natikman ko nga itong sisig ko na may liver spread ay sobrang nagustuhan ko. Hindi rin naman sobrang dami yung nilagay natin kaya tamang-tama nga lang yung lasa, hindi naman niya na-overpower yung lechon belly. Kinabukasan, ang una kong ang ginawa ay magtapon itong basura. Masyado nga napalapit sa mukha ko, baho pa naman ito. At dito pala ako dadaan sa gilid ng bahay namin at yung nakikita nyo nga na parang white na tolda ay sa kapitbahay na yan. Nakalakas yung garage at tinatamad na nga akong kumuha na susi kaya dito na nga lang din ako dumaan. Itatapon ko nga itong aming basura galing sa mga pagkain na tira, mga pispes at kung ano-ano pa dito sa green na bin. At yung plastic naman na pinaglalagyan nito ay compostable naman yun. Dito na pala ulit ako dumaan sa parang maliit na iskinita. Hindi rin naman magagalit yung kapitbahay dahil party pa rin naman yung nulupa namin, kita nyo naman dun sa fence. At ngayong araw din pala ay mayroong mga lalakarin si Papa at nagpapasama nga rin siya sa akin. At napakasweet nga nito ni Cassie at nung nakita nga na niya ako nakabihis at nasa labas na ay nagbababay pa nga. At pagkapunta ko nga dito sa garage ay may pinapagawa naman sa akin si Papa dito sa sasakyan. Pinapapalitan nga niya sa akin itong pandikit ng dashcam dahil hindi na nga madikit yung dating nakalagay dito. Pagkagaling namin sa bank ay dito nga kami pumunta sa Cross Iron Mills. At dahil nga may computer nakaharap si Papa, ibigla nga ako napa-order. So order mo? One piece chicken dish. One piece chicken dish. Gusto mo po. Thank you. Hello po. Nice to meet you po. Hello, Alex. Lagay ko po yung page niyo dito. Dito. Ang ganda-ganda niya. Hello, thank you po. Thank you so much po sa lahat po na sumusuporta sa aming buong family at sobrang saya po namin every time na nami-meet namin kayo. Kaya kung makita nyo po kami sa daan, sa mall, or kung sa kainan, or kung saan man ay mag-hi lang po kayo sa amin. Kapag malayo nga lang po kayo ay baka hindi ko na kayo makita dahil medyo malabo mata ko. Kaya wag po kayo mahiyang lumapit sa amin para mag-hi at makipagkwentuhan. Thank you so much po sa support ng lahat ng na-meet namin today. Nag-pick
nakapick-up din pala kami ng ilang mga orders ni Tita sa Kate Spade. At dumiretso naman kami ng Costco para pick-upin yung glasses ni Sandro. At dahil nga Sunday ngayon ay grabe sobrang daming tao dahil weekend at madami nga nag-grocery. Alam niyo naman kapag Sunday madalas yun yung mga rest day nila sa work. At ito nga napakahabang din niya ng cart abay humarang na nga sa daan hindi tuloy makadaan yung mga kotse. At ayan wala lang nagpakit nga lang tayo sa salamin yung pala OOTD natin t-shirt at short lang. Wala nga kasi ako maisip na suotin kanina kaya kung ano na lang yung mahugot ko sa closet. Dumaan din pala kami ng frutikana dahil nga may bibilin kami para sa lulutuin ni Tita ngayon. At pag uwi naman namin ay nautusan nga ako na ayusin ulit yung mga basura at ipunin na nga ito dito sa garbage bag. Pagkatapos kong ayusin lahat ng basura at ilagay nga dito sa garbage bag ay inayos ko naman itong mga sapatos na kakalat dito. At ewan ko ba na wala nga sa isip ko na nagwa-vlog ako at iniwan ko nga yung phone ko dito. Paano ba naman after ko nga maayos lahat ng ayusin ko ay hanap ako ng hanap dito sa phone ko. Diyos ko, nakailang paikot-ikot pa nga ako dito sa bahay namin at natawa na nga lang ako nung makita ko na nandito pa to at naka-video pa. Bukas pala ay meron na naman tayong lulutuin. Nasa grocery na nga ako kanina ay ewan ko ba nakalimutan ko pa nga bumili nito ay buti na lang meron nga convenience store dito sa tapat ng bahay namin. Sa mga hindi pa po nakakaalam ay nag-work nga ako dito ng part-time dati yung kinuwento ko na rin sa inyo sa vlog. At bibili pala ako ng Sprite ngayon. Maliit nga lang dapat ang bibilin ko pero nung nakita ko nga yung price ay 50 cents lang naman yung difference niya dito sa malaki kaya itong malaki na lang. At nung babayaran ko na nga ito at nung makauwi na, ito nga si Sandro nag-aantay na sa akin sa pinto. Yun lang naman po ang mga gana for today's vlog. Thank you so much for watching!